Hello, magandang araw mga viewers. Mayroon na naman akong i-share sa inyo tungkol sa mini table na aking ginawa. Ginamitan ko siya ng enamel epoxy paint. Bumili ako ng color green at saka yellow na enamel epoxy. Ang color combination na gusto ko. Ibi-blend mo siya ang two colors. I-blend mo lang siya. 4:1 ang kanyang sukat. Tatlo ang yellow at saka isa ang green. Binili ko itong enamel epoxy kasi ito ang mas mura kung ikumpara mo siya sa epoxy resin. Mas mura siya. Maganda naman ang resulta kasi makintab itong pintura na to. Sinubukan ko siya guys kasi gusto ko maggawa ng mas malaking table para sa aming kitchen. Kaya ginawa ko to. Tandaan nyo guys sa epoxy enamel paint. Epoxy enamel paint. Pwede kang bumili sa mga paint center. Mayroon silang kulay na iba't iba o kaya pwede na rin na kayo ang mag-blend. Yan guys. Madali lang gawin. Pwede nyong kahit tayong mga babae na lang gagawa. Pwede na rin mga nanay. Wala kang ginagawa dyan. Pwede kayong gumawa ng kung ano-anong mga pwede nyong mapagtuunan ng ng oras nyo. Ganyan lang siyang paggawa. Bumili lang kayo ng pin. Di naman kamahalan ng pintura. Para at least kahit pa paano may libangan kayo ngayong lockdown. Diba? Ngayong pandemic, maraming walang trabaho. Hindi nyo alam, baka bayang araw mapagkakitaan mo yung ginagawa mo. Di ba katulad ko? Magandang color combination ng white at saka black kung gusto nyo. Yung brown at saka light brown, pwede rin. White at saka gold, yun ang gusto ko talagang subukan para sa aking table. Maganda kasi ang color ng parang malinis na malinis. Itong green na color na to, dark green yan na nilagay ko para sa paa ng lamesa. Yan, hindi naman magastos sa pintura yan dahil maliit lang naman. Ang dali-daling gawin guys, sa totoo lang. You can do DIY table kung gusto nyo yung sarili nyo na talaga na kay paggawa ka sa mga anak mo, kaya sa asawa mo, tsaka kahit ikaw na ang gumawa mag-design. Yan, hinaan mo lang dahan-dahan lang ang pagawa para hindi mahahawaan ang green, ang light green. Yan. Kung gusto nyo, pwede nyo lagyan ng scotch tape muna yung kabila. Kaso lang mabasa pa eh. Kailangan patuyuin muna ang countertop bago mo lagyan ng sa side. Tapos lagyan mo siya ng packing tape para hindi mahawaan. Pero ako dahil ako hasa na ako sa mga ganyang bagay, hindi ko na nilagyan, direkta na. Yan. Ay, madali lang gawin, di ba? Thank you.
Tulad niyan, lagyan mo siya ng gamitin mo ang fan brush, lagyan mo siya ng slight na yellow. Yan. At saka lagyan mo ng green na line. Tapos spread out mo siya. Spread out mo gamit ang iyong fingers. Yan. Katulad niyan. Para maganda siya tingnan, para siyang marble pagka nagawa na. Yan. Tapos lagyan mo rin siya ng yellow na ano na line din. Tapos lagyan ng yellow at saka green na lines. Spread out mo yan lahat. Yan. Spread out mo. Parang katulad siya ng marble na design. Pagkatapos lagyan ng design, patuyuin natin ang ating ginawa. Ilagyan ko na siya ng clear epoxy enamel. Clear. Tapos, nilagyan ko siya ng konting glitters. Kasi gusto kong medyo may kintab-kintab siyang konti. Pero ang glitters kong nilagay colored, pero hindi pala mas maganda. Mas maganda yung kung ano yung color ng lamesa na ginawa mo. Halimbawa, katulad yan, green. Dapat glitters lang siya na green para maganda siya lalo tingnan. Sa akin, parang may mga kulay pula, may mga kulay blue, kaya hindi siya masyadong kagandahan. At saka, kailangan fine. Fine na glitters, hindi yung parang medyo malalaki-laki ng konti. Kailangan talaga yung parang powder siya na glitters. Mas maganda tingnan. Epoxy enamel clear ang pampakintab dyan. Dahil ang epoxy enamel ano kasi na pintura, meron yan siyang catalyst. Kailangan haluan mo siya ng catalyst. Magtanong kayo sa mga nagre-retail ng mga sa paint center, meron yan, may binibigay silang catalyst. Hindi na yan binibili, bali pair yan doon sa epoxy enamel na merong catalyst. Bibigyan kayo niyan. Pwede kayo makabili ng pang quartz lang. Sa isang quart kasi 100 dyan eh. 100. Oh, sobrang kintab na niya guys. Kasi mas maganda talaga meron siyang pampakintab. At medyo kapalan. Pagka nagawa na yan, akala mo meron siyang salamin. Makintab siya. Lalo na pagka medyo kapalan mo ang paglagay ng clear. Maganda siya tingnan. Oh, hindi mo siya akalaing ginawa mo lang. Maganda. Lalo na siguro pagka ibang kulay. Lalo na yung white at black. Maganda yung tingnan. So ito na yung aking final touch guys. Tingnan mo naman, ang ganda na. Sana may natutunan kayo sa aking video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo ang aking logo at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa susunod kong video. Thanks for watching guys. Bye bye.